ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, minabuti ni Jesus na magpunta sa Galilea. Nakita niya si Pilipe at sinabi nito, "Sumunod ka sa akin." Si Pilipe taga Bitsaida, tulad ni na Andres at Pedro. Hinanap ni Pilipe si Nathaniel at sinabi rito, "Natagpuan namin si Jesus na taga Nazareth, ang anak ni Jose. Siya ang tinutukoy ni Moises sa kanyang sinulat sa kautusan at gayon din ang mga propeta. May nagbumula bang mabuti sa Nazareth?" Tanong ni Nathaniel. Sumagot si Pilipe, "Halika't tingnan mo." Nang malapit na si Nathaniel ay sinabi ni Jesus, "Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. Siya'y hindi magdaraya." Tinanong siya ni Nathaniel, "Paano ninyo ako nakilala?" Sumagot si Jesus, "Bago ka patawagin ni Pilipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Rabbi, kayo po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel." Wika ni Nathaniel. Sinabi ni Jesus, "Nanampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakakita ka ng mga bagay na higit kaysa rito." At sinabi niya sa lahat, "Tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik-manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao." Ang salita ng Diyos. Pagsasadiwa, makakakita ka ng mga bagay na higit kaysa rito. Ano nga ba ang dahilan kung bakit tayo nananampalataya sa Panginoon? Ito ba ay dahil sa mga kagilagilas na tanda, himala, patutuon ng iba? Marahil ang mga ito ay paraan lamang upang makita natin ang Diyos. Nagdudulot ang pananampalataya ng pagkamulat sa mga biyaya ng Diyos na mababanaag sa mga pinakapayak na bahagi ng ating buhay. Nagbubunga ito ng pagkamangha sa pagkilos ng Diyos araw-araw. Bunga nito ang pagkakaroon ng malalim na kamalayan sa presensya ng Diyos. Sa ating pagsunod kay Jesus, inaanyayahan tayong maging mulat sa kanyang mga pagpapala bawat sandali. Sa ating pagsunod sa kanya, ipamamalas niya sa atin ang kanyang pananatili. Sa ating piling bilang kapanalig niya, maipahayag natin ang kanyang mga biyaya at pagpapala hindi lang sa salita, kundi sa pamamagitan ng ating buhay na sa kanya na umiiral.